Marami sa atin ang nawiwili sa panonood ng pagluluto ng pagkain. Kaya nga, mahabang panahon ng patok sa mga manonood ang mga cooking show at iba pang palabas tungkol sa pagkain. Maging sa social media at video sharing apps, patok din ang mga imaheng hindi lang nakabubusog ng tiyan, katakam-takam din pagmasdan. Kain po. Pero ang nauuso ngayon, ang pagpapakita ng ilan ng kanilang video habang kumakain sila. Ilan sa mga nagpo-post nito, maramihan kung kumain. Lamon, ika nga. Ito ang mukbang. Sarap, ang sarap. Sa Angeles, Pampanga, abala ang magkapatid na Aljon at Aljimar sa paghahakot ng mga gamit. Bumiyahe sila ng may 4 na kilometro, palayo sa mataong komunidad. Patungo sa isang tahimik at berdeng kabukiran. Ito ang nagsisilbing studio nila sa kanilang YouTube channel. Starring din ang Mount Arayan. Extra naman ang kalabaw na ito na natitiyampuhan lang daw nila paminsan-minsan. Diretso na sa paghahanda ng iluluto ang magkapatid. May probinsya feels, diuling ang gamit nilang kalan. Sina Aljon, 28 years old, at Aljimar, 30 years old, ang nasa likod ng YouTube channel na Kalina Brothers, kung saan samot-saring pagkain ang niluluto nila at kinakain. Sinamahan namin sila sa kanilang shoot. Isang napakagandang araw, mga kabrother! Yun, isang napakagandang araw, mga kabrother! Grabe naman yung gagawin natin. Actually, meron kami dito, mga kabrother. Ilang kilo ba yan? Nasa 3 kilo to, brother. 3 kilo, tapos isang... Pata. Pata. So, gagawa tayo ngayon, mga kabrother, ng... Putok-batok, ano? Literal na putok-batok mukbang. Yun. Unang gagawin natin dito, mga kabrother. Sabi nga nila, putok-batok na lutuin ang patok sa kanilang manunood. Kaya ang lulutuin nila... crispy pata at chicharong bulaklak. Lalagyan na lang natin ng suka. Suka at saka asin. Pampatanggal ng lansa. Pampatanggal lang ng lansa to, mga kabrother. So, gagawin nyo lang. Lalamasin lang. Mala cooking show ang dating, pero sila ang gumagawa ng halos lahat. Pati na ang paghawak ng camera. Medyo zoom mo na yun. Isasalang na natin to, mga kabrother. So, syempre, hindi lang ganyan yan, maglalagay din tayo ng tanglad. Pantanggal lansa. Pantanggal ng lansa, mga kabrother. Sibuyas, bawang. Ayun, bawang muna. Sibuyas. Laurel. Daw ng laurel. Paminta. Paminta. Basta sama-sama na yan, brother. Sama-sama na yan. Tapos maglagay na lang tayo ng konting asin, mga kabrother. Yan, siguro pakulan natin na ng mga isang oras at kalahati. Ang mukbang ay unang sumikat sa South Korea ilang taon na ang nakararaan. Mula ito sa 2 salita na ang ibig sabihin, eating broadcast, kung saan mistulang performance ang pagkain ng maramihan. Ang iba nga, parang wala nang paglagyan ng pagkain pero sige pa rin.
Challenge accepted po, ayan na. Challenge mga brother. Nung nakaraang taon lang nagsimula ang pagbumukbang ng magkapatid. Sa ngayon, nakagawa na sila ng 286 videos para sa kanilang YouTube channel. Halos 400,000 na ang kanilang YouTube subscribers. Sa Facebook naman, meron silang 35,000 followers. Magandang hapon! Magandang hapon! Ako si Sandra. Hello po. Kami po yung Kalina Brothers. Sakto, madam, dumating ka. Magluluto tayo ngayon ng crispy pata. Salang mo na, brother! Salang natin to. Ayan na. Pumuputok yan, di ba? Medyo delikado lang po yan. Sa pagitan ng pagluluto at pagsushoot ng magkapatid, nakakwentuhan ko sila. Sabi nila ang kanilang pagiging content creator para sa YouTube nagsimula sa gitna ng pandemya nung nakaraang taon. Then, nag-start lang naman po siya. Actually, nag-start siya. Ako pa lang mag-isa noon. So, sa bataan pa kasi yun, na-lockdown kasi ako noon. Eh, si brother, nasa Pampanga siya. Working that time eh. Na-zero na rin ako dun sa Bataan. As in, walang trabaho. Yun yung April 2020 na lockdown talaga. Yung nagsimula na magsarahan yung mga trabaho, binabawalan na lumabas. So, nawalan ako ng source of income. So, yun nga, meron akong pera na natitira kasi naubos lahat. Yun yung unang vlog ko na na sabi ko, try ko nga to kasi walang magawa eh. Kaya raw hindi tungkol sa pagkain ang mga unang vlog niya. Sabi ko, Kalinga Brothers yung channel, bakit ako lang mag-isa? Kailangan ko ng brothers. So, doon na po siya, doon na po nag-umpisa nung umuwi na siya from Bataan. Eh si brother pa naman mahilig magluto to sa bahay. Mahilig mag-experimento. Mahilig siya magluto tapos pinapatikim sa amin yung tikman yung niluluto ko. Sabi ko sa kanya, vlog tayo. Una hindi naman siya, hindi pa siya ganun kadesidido eh. Networking ang dating trabaho ni Aljon. At call center agent naman si Aljimar. Nagtatrabaho pa ako noon, so pag-uwi ng trabaho, uwi ako ng mga bandang 11 or 8, 9 or 11. Then after that, yun, magluluto kami ni brother kahit puyat na puyat ka na, gano'n. Sige. So syempre parang nahati yung oras ko. So sabi ni brother, huwag ka na magtrabaho, sabi niya. Pinatigil ko siya sa trabaho niya kasi mahirap, kumbaga mahirap mag-take risk, lalo na sa call center. Due to pandemic pa, sa COVID, syempre yung trabaho namin, biyahe-biyahe. Kaunti pa lang daw ang subscribers nila noon kaya masasabi raw na sugal ang kanyang pasya. Parehong may asawa ang magkapatid. Si Aljimar may dalawang anak. Gaya ng ibang nagsisimula sa ganitong larangan, nangapa ang magkapatid at kinabahan na baka hindi sila pumatok sa netizens. Tapos bandang October 15, sabi niya sa akin, Kuya, sabi ko, good news, may sahod na. Alright, sabi ko ganyan. Yung parang, syempre natuwa po ako na may sahod na. Then, after that, yan, tuloy-tuloy na po kami na nagsisahod na kami. Yung parang, okay na ako, may pansuporto na ako sa pamilya. Sobrang excited namin ni brother kasi makukuha na po natin yung unang dalawang buwang sahod namin. Magkano pa yung unang sahod? Great question. Actually, yung sahod 150, bayad utang 130. So, sa una, parang 20 lang. 20 mil ang natira. Banatan natin ito, ano yung unang titira. Pero ngayon, nasa 100,000 pesos daw ang monthly income nila mula sa kanilang YouTube channel. Grabe. Kapag kinagtas ang 30,000 pesos na buwan ng gasto sa mga rekado, 70,000 pesos ang pinaghahatian nila. Actually, eto brother, no? Yan na! Pero bukod daw sa magandang kita, masaya silang nakapagpapaligaya sila ng ibang tao habang kumakain ng iba't ibang potahe. Nang iba, hindi raw nila marahil matitikman, kung hindi dahil sa mukbang. Yun pa yung masarap sa mukbang, yung mga pagkain na hindi namin nakakain. Parang nakakain namin ngayon ni brother. Like for example, parang, yung king crab. Kain po. Or yung wagyu beef. Dati, dream food ko lang to. Gusto kong makakain ng ganito, ganyan. Ngayon, parang wow, nakakain ko na yun. Una, piwain muna natin yung karne natin. Alimbawa, yung mga OFW, magme-message, magre-request sila,
Brother, bili kayo ng lechon ganito, pang lechon, magsisend sila ng ano, tapos yun, lulutuin namin. Shoutout po muna si Kumaring Cheska Ibale Chavez. Oh, yeah, tapos shoutout mo yung family ko, ganun. Ay brother, padala ko kung ganito, lutuin mo yung belly chon. Which is nakakatulong din sa amin kasi nalilis yung expenses. At the same time, nakakain kami ng masarap. Magluluto tayo ng spicy lechon itik. Hindi lang isa, kundi dalawa. Kwento ng magkapatid, habang dumadami ang kanilang subscribers at followers, natututo rin sila kung paano pagagandahin ang kanilang mukbang videos. Ano naman ang konsepto nyo dito sa YouTube channel nyo? Traditional at saka parang primitive cooking, parang ganun. Dalawang oras na itong pinapaikot natin. Kasi yung sa amin kasi parang pambukid eh. Pambukid yung luto na, pang probinsya kumbaga. So yun, parang nai-enjoy ng mga kababayan nating OFW. Yung mga kasi namimiss nila or namimiss na nila kumain ng ganyang pagkain. Like yung lechon. Balot. Sarap. Para lang dalawang magkapatid na nag-trip na magluto sa bukid tapos nagmukbang. May nagsabi nga eh na minsan yung tao parang nagsasawa na rin sa parang typical na cooking show talaga. Yung add 2 tablespoons. Kami kasi wala kaming ganun eh. Tantsa-tantsa lang. Tantsa-tantsa lang. Wala kaming teaspoon. Sa improvised oven natin. For example, yung mga nagluluto ng oven sa loob ng bahay, gagawa kami ng improvised oven namin. Halimbawa dito, wala saksakan ng oven, wala saksakan ng turbo. So gagawa kami ng sarili. Parang inaano namin na kahit wala kayo niyan, kaya niyong gawin. Parang ganun siya. Eh paano niyo naman naisipan na dito kayo sa kabukiran magluto? Ang sarap kasi sa view, lalo na ewan ko, ang sarap sa camera ng kulay green. Masarap talaga sa mata yung kulay green. Tsaka yung ganyang setup, yung ganyang view, malabukid, gano'n. At saka nakakagutom. Matapos natin palamigin mga kabrater, so gagawin lang natin dito, lalagay lang tayo ng asin. Pagkain Pinoy ang niluluto ng magkapatid. Lalo na yung mga tinatawag na putok-batok o masarap pero hindi nakabubuti sa kalusugan. Bakit naman naging bahagi ng konsepto nyo yung putok-batok? Akala namin nung una, basta magluluto ka, papanoorin na. So, syempre, bilang creator, tinitignan namin kasi kung ano ba yung naging effective sa tao. Paano naging nag-trend to? Oo. Anong nangyari? Hanggang sa may isang video kami na nakilala siya, yun yung lechong ulo ng baboy. So, pinanood siya. After nun, nag-upload ako ng may sarsa. Walang nanood. Sabi ko, bakit wala? Lechong baboy naman. Lalo na sa mga nagsisimulang nag-YouTube ngayon, yun, advice ko rin yun na hindi lahat ng video talaga magkakaroon ng impact sa tao. Pero yun nga, na-analyze namin, ba, lechon to ah. Try ko nga mag-lechon ulit. Nag-lechon belly, lumakas na naman. After noon, nag-lechon ng ganito, lumakas ulit. Hanggang sa napunta kami sa concept na lechon. Yung lechon na yun, napalitan siya ng crispy. Nag-crispy kami, ang lakas din ng impact. Hanggang sabi ko kay brother nga noon, yung mga tao gusto nila mamatay tayo, no? Yung parang yung algorithm niya parang, is gusto parang, nila crispy. Ang tao hindi ka papanoorin hanggat hindi siya nakakamatay. Parang nakaka-high blood. At nang maluto na ang pangmukbang ng Kalina Brothers, ano pa nga ba kundi putok-batok goodness? Sige, magkakaalaman. Makaya kaya nilang ubusin ang mga ito? Hi friends! Ako to si Chef Ubang. So, kanya ako magluto ng tenderen! Fresh Alaskan King Crab. Takot ako guys sa mga gumagalaw na bagay, pero gagawin ko to para sa inyo. Oh my God, ang bigat! Oh, tingnan nyo guys. Wow, ang laki! Gumagalaw! Siya, si Nova Jane Kwon, Pilipinang naninirahan sa South Korea. Samahan niyo ako lutuin to. Sa social media, kilala rin siya sa tawag na Chef Obang. Nag-aral po ako ng culinary 2016, tapos nag-OJT po ako sa Spanish restaurant sa Cebu.
Then nag-work po ako sa isang malaking resort po sa Cebu before ako pumunta dito sa South Korea. Nagsimula po ako December 2019, yung unang punta ko po dito sa South Korea. Bakit po laging ang naisipan yung pasukin at bakit mukbang? Yung hindi pa po ako nagmumukbang, sa Pinas pa po, yung mga co-workers ko, sinasabi nila na, ang sarap-sarap mo tingnan kumain. Parang naiinggan yung kaming tingnan ka at kasabay kang kumain habang kumakain ka. Sa totoo naman po, medyo malaki yung kita. Tapos, hindi po ako nabuboard dito sa bahay. Kasi before, nung kakap, darating ko pa lang dito, parang gusto ko nang umuwi sa Pinas kasi nahuhomesick agad ako, ma'am. Kaya yun yung sabi ng asawa ko, no? Try to do something na kaya mong gawin. Tapos, malay natin, magiging successful ka sa pag-vlog. Pabalik na rin ko to after 30 minutes. Gaya ng Kalina Brothers, nagpapakita ng pagluluto si Nova bago siya magmukbang. Tapos tsaka niya kinakain sa harap ng camera. Ang sarap! Gustong-gusto nila yung pagluluto na bibigyan mo ng konting funny yung habang nagluluto ka, yung nagpapatawa ka sa mga audience mo. Yun yung gusto nila kasi they are watching to entertain. Kaya yun yung ibigay mo sa mga audience mo. Kasi dahil mukbang siya, napansin namin, pag mukbang, parang ang dami. Tapos parang fatty or oily or parang unhealthy ang dating. Ano ba yun? Deliberate ba yun? At yun ba eh nakaka-attract talaga ng audience? Sad to say, it's yes na attractive yun sa audience. Lalo yung mga malalaking pagkain. Especially pork, yung mga crispy at yung mga braised pork na sobrang lambot na mga fatty part ng pork. Gustong-gusto yun ng audience. Sabi ni Nova, nasa $5,000 o mahigit 250,000 pesos ang gross income niya buwan-buwan mula sa kanyang Facebook at YouTube account. Pero hindi lang daw ito ang dahilan kaya nagpapatuloy siya sa pag-vlog. Mostly po yung mga Koreans na hindi pa po nakapunta sa Pinas, tapos mga hindi pa po nakatikim ng mga Filipino food. Curious po talaga sila, tapos yung mga comments na babasa ko po, gusto po talaga nila tikman yung mga Filipino food. Lalo po yung nakikita nila na niluluto ko po. Sa tingin mo ba, in a way, nakakatulong ka para mapasikat o makilala ang mga pagkain Pilipino sa international audience? Oh yes po, isa po yun sa goal ko, Ma'am Sandra, na mapakita sa buong mundo na the best po yung Filipino cuisine. Sa dahon, pwede ka gumamit ng malunggay, pinakamasarap yun. Dalawang beses sa isang linggo, dapat may bagong mukbang content si Nova kaya minsan daw, mahirap mag-isip ng bagong ideya para sa kanyang audience na karamihan mga Pilipinong nasa iba't ibang panig ng mundo. Ma'am, dahil sikat ang mga Korean mukbanger, paano mo naman masasabi na kakaiba ka from them? Ano yung special na ino-offer mo kumpara naman sa mga Korean na mukbanger? Meron naman pong mga Korean mukbangers na pinapakita po nila yung mga niluluto nila. Pero mostly kasi Korean mukbangers, Korean food lang po talaga yung kinakain nila. Sa kanyang bawat mukbang, pinapakita ni Nova na ganadong-ganado siya sa pagkain ng sarili niyang luto. Marami siyang kumain pero hindi raw naman niya laging inuubos. Kasi po, iniisip ko po kasi pag uubusin ko yung pagkain, tapos labag na po sa kalooban ko, na sobrang busog ko na po, tapos itry ko na ubusin yung pagkain, parang pag pinapanood po yun ng viewers, nahahalata po nila na busog ka na tapos kakainin mo pa, parang nakakasuka na po tingnan. Gaya ni Nova, ang Kalina Brothers sa Pilipinas, sariling luto ang putaing ipinapakita sa kanilang vlog. Araw-araw yan ha! Kahit pakadalasan, ilang oras ang kailangan sa pagluluto gamit ang diuling nakalan. Eto na mga kabrader, ready na yung ating potok-batok episode. Yun, meron tayong crispy pata, tsaka meron tayong chicharong bulaklak. Yun. Ah, syempre, nag-ready rin tayo ng pink sauce. Bago kayo magmukbang, titikman ko muna. Sige po, sige po. Ay, ayan na oh. Para laki nung titikman ko. Malutong sa talaga. Tsaka masarap. Pero meanwhile, iwanan ko muna sila sige para po, po. Makapag-mukbang video na. Pray muna tayo. Ay, sorry.
Thank you, Lord, sa napakasarap na pagkain na to. Lord, bless this food. Lord, bless yung mga viewers namin. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito na. Ayan, mga kabrader, oh. Yung mga tumutulong-tulo, oh. Cheers. Kain po. Ibang klase, brother. Ang sarap. Ano yung pag tinagat mo siya? Malutong, sobrang lambot. Tsaka yung pagkakaluto niya, ibang klase, brother. Ewan kung ginagawa ni brother to. Ako may time na ano, sarap ng salamin, sample. Tapos bibili ako ng ano, yung chicharon. Tapos parang tinitignan ko rin kasi sarili ko kung nakakatakam siya. Ganon. Kasi kapag inedit ko siya, hindi ako natakam sa sarili ko, parang hindi siya effective. Parang ganon. Yun yung ayaw naming mangyari. Ang gusto namin, pag kagat, yung parang magkakaroon ng star sa likod ng... parang magkakaroon ng mga angel. Ang tanong, maubos kaya ng magkapatid ang malaking serving ng kolesterol, crispy pata at chicharong bulaklak? Sabi nga kasi ng iba yung ano, pag mukbang daw dapat ubusin, ganun. Pero kasi kami, hindi namin, minsan, inuubos talaga, pero may time na hindi namin talaga siya inuubos. May mga dahilan din minsan. Like sample, pag yung steak, yung family member namin, hindi naman madalang din makakain ng steak. So andun yung pagiging Filipino na, uy, tirhan natin yung mga kasama. So unlike sa ibang bansa, kung Korea yan, ubusan, pero I think pag Filipino ka, nagmukbang ka, andyan yung concern mo sa mga taong nasa paligid mo. Alangan naman, pinapanood kaming ganyan na kumakain kami, hindi namin sila bibigyan. Though, may mga iba naman na hindi nila naintindihan yun. Siyempre, andyan yung mga bash. Sabi ano yung naman, comment ng mga basher? Na, ganyan naman kayo, di nyo inuubos, hindi naman mukbang yan. Mga ganun. Ba't di nyo ubusin? Ang hihina nyo. Pero kasama ba sa konsepto na kailangan marami kang kakainin? Para sa akin, ang mukbang... Oh. Basta kumain ka sa harap ng camera, para sa akin mukbang na yun eh. Yung eating in front of camera, parang ganun. Para sa akin mukbang yun, basta't matakam mo yung tao. Cheers. Pareho kong tinanong sina Nova at Kalina Brothers kung nababahala sila sa kanilang kalusugan dahil sa mga kinakain nila. Actually, pagkatapos, ano, umiinom kami ng pineapple, ganun, or jogging, exercise, parang ganun. O kaya, gamot. Ganun na po. Para iwas lang. Hindi pa naman po kami nag-maintain, pero para ano lang, maiwasan lang yung ano namin. Nag-gain weight ba kayo? Sobra simula doon? Opo. Ang sarap! Pero ako po kasi, sa umaga ako nagmumukbang, tapos yun na yung kain ko buong araw. Hindi na po ako kakain. Kinabukasan na lang ulit, umiinom po ako ng Korean green tea after mukbang ko po, tapos nag-exercise po ako. Si Dr. Dex Makalintal, isang lifestyle medicine physician, ay pamilyar sa mukbang videos. At may babala siya sa sobrang pagkain ng matataba at mamantikang pagkain. Ang dami nilang kinakain, usually around 3,000 to 4,000 calories kung titingnan natin. Sa dami na kinakain natin. Even yung mga putok-batok nga po na sinasabi natin na puro makakolesterol. Tandaan pa rin po natin na kapag yung mga bad cholesterol, yung matataas sa ating mga katawan, yan yung nagdudulot sa atin ng mga hypertension, and then yung mga sakit sa puso, minsan atake sa puso related sila doon. Yun pong mga red meats, no, yung sobrang daming red meats, sobrang daming fats, that could lead to cancer. At kapag sobrang taas ang timbang, marami niyang kune-connecta na po yan. Kasi na po papasok yung mga insulin resistance ninyo, leading to diabetes. Patok daw sa mga manunood ang mga video kung saan naririnig ang bawat kagat sa pagkain. Ito ang tinatawag na ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Ano nga ba ang ibig sabihin kung nahihilig ka sa videong tulad dito? Kauntabay. Ang paggawa ng mukbang video na nagsimula sa South Korea, ginagawa na rin sa ibang bansa. Napansin namin na sa mga mukbang videos, kapansin-pansin na pinaparinig talaga ang bawat kagat sa malulutong na pagkain. Thank you, bye.
pati tunog ng pagnguya at pag-inom. Ito ang tinatawag na ASMR o Autonomous Sensory Meridian Response na elemento ng videos na tinatangkilik ng maraming tao. Ano bang meron sa ganitong videos at ano ang epekto nito sa mga taong nanonood? Narinig po kasi ninyo yung tunog na yun. It's very satisfying. No? Kung makapapansin ninyo, kahit pumikit kayo, try nyo pumikit kayo tapos i-play namin sa inyo itong mga tunog na to, yung crunchiness ng chicken, no, yung tunog na habang ninunguya yung manok, no? Kapag ganoon, ang mapapansin mo, kahit pumikit ka, makikita mo kung anong itsura niya, no? Kasi these are appealing to your senses, you know, mga brother. Tayo po. Paalala naman ni Doc Dex, kailangan mag-ingat ang mga mukbanger maging ang mga viewer nila na hindi sila magkaroon ng eating disorder. Kung kakain po kayo ng madami, I would suggest bawasan natin ng kaunti yung inyong kinakain. Magsama rin kayo sa videos ninyo ng partner para mabawasan ang inyong mga kinakain personally. Gayun din, magtaas din tayo ng intake natin ng fruits, ng vegetables, ng whole grains, ng nuts, ng seeds, ng legumes na isasama ninyo sa inyong mga recipes. That way, maiinganyo man natin ang ating mga viewers na kumain din ng katulad ng kinakain natin. Grapes with whipped cream. Ito yung gulay na mukbang natin ulit, brother. Oo, ito yung lagi kasi tayong mamantika. Oo. Medyo yung ibang ka-brothers natin nag-worry na rin, sinasabi, dapat healthy food naman. So, ito yung sagot natin para sa inyong brother. Cheers tayo. Kain po. Para sa maraming Pilipino, ang pagkain, masarap na pinagsasaluhan ng mga magkakamag-anak o magkakaibigan. Sa panahon ng pandemya, kahit magkalayo sa isa't isa, kahit wala sa sariling bansa, pinagtatagpo pa rin ng pagkain ang marami sa atin. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Yeah.